Hey, what's up mga homie? Sento sa ganang buhay po sa ating lahat. Coach Manny pong muli. Nandito po ako ngayon sa aming school. Nagtitraining kami. Preparation sa ating mga susunod na laro. Ang video ko po na gustong i-share sa inyo ngayon ay ikukwento ko sa inyo. Papakita ko sa inyo kung anong nangyari nung aming game ng April 3. Kami ba'y mananalo o natalo? Ayun, eto po, panoorin nyo. At sa mga bago dyan, sana po ay pakisubscribe naman po ang aking channel, Coach Manny. Pakiclick din po yung notification bell para updated kayo sa ating mga susunod na video. Eto po yung aming game. Panoorin nyo po. Sa unang inning pa lang po ng labanan ay naka-score kagad ang Antipolo Voyagers ng 2 points. At syempre ang ating mga batang Maynila ay hindi naman nagpahuli. Sila ay umiscore din. Kaya lang, isa lang ang in-score ng mga batang Maynila. Kaya nang matapos ang first inning ay meron tayong score na 2-1. At sa second and third inning ay wala pong score ang parehas na kukunan. Kaya hanggang third inning nandun pa rin po tayo sa score na 2-1. Ngayon sa pang-apat na inning ay muli pong nagpakita ng lakas ang Antipolo. Sila po'y umiscore ng 2, kaya naging 4-1. Pero ayun, siyempre lumaban din ang batang Maynila, kaya lang kinapos. Naka-score lamang sila ng 1. Kaya ang nangyari sa 4th inning, bottom of the 4th, ay meron po tayong score na 4-2. Ngayon po, sa 5th inning, ay pumalo ang Antipolo na 0. Pumalo din ang Maynila na 0 din. At ngayon, nandito na tayo sa 6th inning. Top of the 6, pumapalo ang Antipolo. At sila po'y nabigong maka-score. Ngayon po, abangan natin yung bottom of the 6th inning. Bases loaded at isang solid hit po ang pinakawala ni Giancarlo Veronilla na yun ay naging dahilan upang ang tatlong base runner po ay makapasok at matapos sa final score na 5-4 na pinagbagyan po ng mga batang Maynila. Ayun po ang resulta ng aming first game laban sa Antipolo Voyagers. At alam niyo yung larong yun ay hindi talaga naging madali. Talagang nalagay kami sa alanganin. Pero very thankful ako as a coach dahil alam ko na yung aking mga players ay maraming natutunan dun sa larong yun. Na talagang nagkaang kami sa butas ng karayom. Talagang coming from behind, nagtagumpay kami. Kaya ayun po, ito po yung aking mga players na talagang tinanong ko sila, ano ba yung natutunan nyo sa ating laro na yun na talagang kala ko matatalo na tayo, pero ayun, nanalo. Ito po. Sa laro na to, yung natutunan po namin, huwag sumuko ang basta huli. Yun nga po, na kahit sa dulo na parang matalo na tayo, hindi pa rin tayo sumuko hanggang matapos po yung laban. Kasi sabi nga na hanggang hindi tapos ang laban, hanggang hindi sumisigaw ng game over, hindi pa tapos ang laban. Kailangan natin lumaban hanggang sa dulo. Sa tunang ko din sa game na yun, huwag kang susuko hanggang hindi tapos ang laro. Kasi may chance pang manalo hanggang hindi kayo bumibigay or sumusuko. Ayun. Tsaka yung ano, nung makinig sa coach, ayun yung mga natutunan ko. Ayun. Huwag maging mayabang at tumingin ng ano, at laging magdasal na gabayan kayo nito. Sino po ba yung hero ng ating first game? Siya po ay si Giancarlo Veronilla. At ngayon ay marinig siya kung ano yung naramdaman niya. Alam nyo, coming from the bench, tinanong ko pa kasi lang nasa bench ko, sabi ko, pag ikaw pinasok kita, makaka-homerun ka ba? Sabi niya, makakapalo po ako. Ayan po, ito po si Giancarlo Veronilla. Tinanong po ako na kung makaka-homerun daw po ba ako kung
ilalagay ako sa batter's box. And yung sinagot ko po doon is, ano, makakapalo po ako, hindi po ako makakahuga. Nakakakaba po kasi, ayun nga, na lamang yung kalaban eh. Coming from the bench, hindi po ako nakakalaro ng sa loob ng field, kaya hindi ko nararamdaman yung pressure. Kaya nung sinalang ako, bin-refer ko po yung sarili ko para, ayun, para relax and magawa yung nasa isip and yung pinrapin ko. Nakakatuwa kasi nagnakapagpas ko at nanalo. Ayun po ang resulta ng aming first game at ako po ay napakasaya dahil hindi po dahil sa kami nanalo. Pero ang pinaka the best po ay talagang napakaraming natutunan yung aking mga players doon sa larong yon. Kaya shoutout po sa Antipolo Voyagers. Maraming maraming salamat sa inyo na talagang maraming natutunan yung aking mga players doon sa laro natin na yon. At yun po as a coach, talagang yun po yung talagang alam nyo yun yung inaasam-asam ko na yung aking mga players ay patuloy na magkaroon ng development, ng progress sa kanilang paglalaro. Marami silang matutunan at may apply din nila sa kanilang mga sa mga kanilang ibang aspeto ng kanilang buhay. Nakagaya po nun, talagang kala namin matatalo na kami, pero keep on, laban lang. Hindi po kami sumuko hanggang sa uli. At ayun, ang nangyari ay naging nagtagumpay po kami. Kaya yung po'y napakagandang lesson doon sa ating mga players. Kaya shoutout po sa lahat ng mga players dyan at yung mga bago-bagong coaches. Alam nyo, yun lang po ang isang napakagandang lesson na talagang pag tayo lumaban, tuloy-tuloy lang ang paglaban. Tuloy-tuloy lang, huwag tayong agad-agad susuko. Dahil pag sumuko ka, talagang matatalo ka na. Pero kapag hindi ka sumuko, may magandang mangyari na maging successful ka sa huli. Kaya ayun po. So, thankful din po ako sa mga ibang coaches na talagang tayo po mga coaches ay nagbibigay ng napakagandang karanasan, saya sa ating mga players. At marami din silang natututunan sa kanilang paglalaro. Kaya ayun po, maraming salamat po sa lahat ng mga nanood. Thank you po kay Mrs. Erlinda Dichon at saka yung asawa, Mr. Joel Dichon. Salamat po sa paggamit ng inyong sasakyan. Ganun din po sa Rotary Club of Manila Cosmopolitan. Thank you so much. Shout out po sa lahat. At sa lahat po na nanood. Maraming salamat. Abangan nyo po yung aming mga susunod na game. Paki-like and share po ng ating video. Maghanggang sa muli. Mabuhay kayong lahat. God bless you all.